Alright, so ang topic natin today ay about related party disclosure. So malalaman natin ngayon sino-sino ba itong mga related party na to at saka bakit nagkaroon ng sariling standard ay i-disclose lang naman. Ibig sabihin kasi ng related party disclosure, you are pertaining to the notes of the financial statements at ano ang mga kailangan mong i-disclose about dun sa related party at saka bakit mahalaga na kailangang i-disclose ang related party transactions. So kagaya ng ating technique sa pag-aaral ng standard, ang uunahin natin ay ang standard na nag-govern sa related party. So let's proceed. The standard that governs PAS 24. So ang palatandaan ko dito lagi, ginagawa rin running joke namin dito sa accounting, kasi daw pag ang Pasko daw ay 25, December 25. So, normally, umuuna daw na bumisita yung mga kamag-anak mo during Christmas. Okay? So, nauuna na sila ng bisperas, kaya daw yun ay 24 dumadating yung mga related party, mga relatives. Okay, so nagiging running joke, kaya mas madaling matandaan. So pag tinanong, ano ang standard ng related party, tandaan mo yung mga kamag-anak, bisperas ng Pasko pupunta, 24. Okay, ano ang coverage? Okay, the standard shall be applied in, number one, identifying related party relationships and transaction. So, yun daw mga RPR at RPT. Ano ang relationship mo dun sa related party at ano ang mga naging transaction mo sa kanya? Okay? Number two, identifying the outstanding balances between an entity and its related parties. So, after the transaction, kung meron kang utang sa kanya or meron siyang utang sa'yo o kung nagkaroon ka ng sale sa kanya, etc., kailangan mo yung i-disclose. Number three, identifying the circumstances in which disclosure of the items A and B is required. And letter D, determining the disclosures to be made about those items. So, papangunahan ko na kayo kung bakit kailangan at ni-require ng standard na magkaroon ng related party disclosure. Okay. Ito kasing mga related party disclosure, katulad ng sister company, katulad ng iyong mga associate, yung investment in associate, di ba? May ganun tayo. Katulad ng mga parent subsidiary relationship, meron kasing mga transaction ka sa kanya na kakaiba na pwedeng hindi mo gawin sa mga transaction mo sa mga normal na customer. Example, nagbebenta ka sa customer mo ng ganitong price, retail price, SRP. Pero iba pag binebenta mo naman sa mga related party. 'Di ba? Pwede mong ibahin yung price. Alam mo, sabi ng BIR, kapag daw ikaw ay magbebenta sa related party, dapat daw ang price na i-charge mo sa kanya ay katulad ng price kung paano mo chinacharge ang normal customer. Okay? Isa yun ha, sa mga transaction ng sales and purchases ng related party. Dapat daw, parang nagbenta sa normal na customer. Parang itinitreat mo yung related party as customer din. Hindi mo iibahin yung price. Another thing, baka kasi may mga transaction, alam mo naman yung financial statements, tinitingnan niya ng mga users of financial statements, 'di ba? Ngayon, baka meron kang mga kakaibang transaction na, like example, naglo-loan ka sa mga related party o ikaw ang nilo-loanan ng related party, pinapautang ka para lumaki ang capital mo or ikaw ang nagpapautang para lumaki ang capital nila, at the same time makaka-receive ka ng interest. 'Di ba? Kung ikaw ay reader or user ng financial statements at magkakaroon ka ng economic decision, kailangan lang talaga na malaman mo kung ano yung transaction with related party, the same thing as yung transaction mo with the customer.
Okay? So, yun yung logic dun kung bakit may sariling standard ang related party disclosure. Okay? Kailangang malaman ng mga users ng FS ano-ano ba yung mga transaction na ginawa mo sa kanila. Alright? So, next slide. The standard requires, so sabi required daw, disclosure of related party transactions and outstanding balances in the separate FS of a parent, venturer, or investor presented in accordance with PAS 27, consolidated and separate financial statements. Kagaya ng na-discuss ko sa inyo nung una, di ba? Kapag ikaw ay parent, anong ibig sabihin nun? Meron kang investment sa isang corporation na more than 50%. So, ang tawag sa'yo, parent, ang tawag mo dun sa pinag-investan mo, subsidiary. Alright. Kapag ikaw ay parent, required kang mag-prepare ng dalawang financial statements. Una, yung tinatawag nating separate financial statements. Talagang kailangan lagi ng word na separate. At ikalawa, required kang gumawa ng consolidated financial statements. Ano yung consolidated? Ikino-consolidate doon yung transaction ng iyong subsidiary. Okay. At doon sa consolidated financial statements, required ka na i-disclose ano ang mga naging transaction yung dalawa. Or kung marami kang subsidiary, ano ang mga naging transaction ninyo. Same thing with the venturer or investors. Alright? Sabi nga natin, isa sa mga katangian ng magandang financial statements which is fairly presented, dapat meron tayong tinatawag na adequate disclosure. Adequate disclosure to the notes or sa notes of the financial statements. Alright. Next. Related party transactions and outstanding balances with the other entities in the group are disclosed in the entity's financial statements. Intra-group RPT. Pag sinabi mong intra-group RPT within the company. Okay? Pwede kasing nagkakaroon ang, di ba, sa isang malaking corporation, may iba't ibang department. Merong department, halimbawa, na, example, manufacturing company. Meron siyang raw materials department, meron siyang kung saan ginagawa ang work in process, and then meron din yung finished goods. Okay? Ngayon, may mga pagkakataon na kumukuha ka o nakikipag-transact ka from one department to another department within the company. Ang tawag doon, intra-group. Okay? Related party transaction. And also, outstanding balances are eliminated in the preparation of the consolidated financial statements of the group. Okay. Although pag-aaralan nyo pa naman to sa advanced financial accounting, kapag kasi kinonsolidate, yung nag-prepare ka ng consolidated financial statement, si parent. Okay. Kapag meron kang transaction kay subsidiary, halimbawa, nagbenta ka kay subsidiary, o kaya bumili ka kay subsidiary, alam mo ba, pagdating sa consolidated financial statements, tatanggalin mo yung mga naging transaction mo. I-eliminate mo siya, aalisin. Ay sir, paano aalisin? Ay di i-reverse mo yung entry. Okay, example, si parent nagkaroon ng transaction kay subsidiary related sa sales. O ganito di ba ang entry doon? Debit AR, credit sales. Or debit cash, credit sales. Simply, baliktarin mo lang. Debit sales, credit AR, or credit cash. Okay, tawag doon elimination entry for the purpose lang ng consolidated. Sir, tanong, bakit kailangan mong i-eliminate yung transaction? Kasi nga, ang kailangan makita for decision making purposes sa consolidated financial statements ay yung mga naging transaction mo sa customer. Baka kasi pagtingin ng income statement, ang laki-laki ng sales mo. Or wow, ang laki ng sales. Yun pala, karamihan ng sales ay sales sa related party, hindi pala sales sa other party or sa third party or sa mga customer. Eh di nakakagulo for decision making purposes. Kaya for the purpose ng preparing na consolidated lang, kailangan mong i-eliminate. Pero kung magpe-prepare ka ng separate financial statements, wala ka namang kailangan i-eliminate doon dahil sarili mong transaction yun kung ikaw ay
parent. Alright? So, yun yung mga dapat tandaan, ha? Next. Ano daw ang purpose ng related party disclosure? An RP relationship should have an effect on the profit or loss and financial position of the entity. RP may enter into transactions that unrelated parties would not. Okay, ano daw yung mga example? An entity that sells goods to its parent at cost might not sell on those terms to another customer. Okay? Halimbawa, okay, nagbebentahan pala si parent at saka si subsidiary at cost. Ano ibig sabihin nun? Sa puhunan, walang patubo. Kailangan mong i-disclose yun. Okay? Or, baka naman nagkakaroon ka ng transaction na below puhunan or below cost. Mas lalong kailangan mong i-disclose yun. Ngayon, kung yan ba ay hindi related party at yan ay third party or other customer, normal customer, magbebenta ka ba below cost or at cost? Syempre hindi. Diba? Hindi wala kang tinubo. Okay? Yun yung sinasabi na meron kang mga transaction kay related party na hindi mo pwedeng ibigay yung mga terms and condition na ganun sa other party. Another, kay normal na customer, ang transaction mo lang sa kanya, ang credit terms na binibigay mo sa kanya ay 30 days. Within 30 days, kailangan niya lang magbayad kung inutang niya yon. Kung kay related party naman, binibigyan mo siya ng 60 to 120 days na hindi mo ibinibigay sa third party. Yung mga ganong bagay, kailangan mong i-disclose. Kasi kailangan malaman yun ng mga users ng financial statements. Okay? So sabi dito, also, transactions between related parties may not be made at the same amount as between unrelated parties. Hindi daw kapareho yung amount. Diba? Hindi kapareho yung creditors, hindi kapareho yung amount. That is why, kung ikaw na gumagamit o nagde-decide at using financial statements, kailangan mong malaman. Baka may mga transaction with related parties na kakaiba. Okay? Ano pa? Oh, so definition of terms na tayo. Oh, yun, nakita niyo na yung mga coverage kanina, ha. Ang standard natin PAS 24, ang coverage is related party transactions and related party outstanding balances. Okay? Ngayon let's go to the definition of terms. Ano ba pag sinabing related party? Okay. A party is a related on entity if. So ngayon, bakit kailangan mong i-identify yung related party? Sa exam kasi, sa CPA board exam, may mga ibibigay sa yung transactions na hindi nag-fit dun sa criteria ng related party. Yun pala ay mga unrelated or mga normal na third party. So dito, itatanong sa'yo, ano-ano lang ba yung mga, sino-sino lang ba muna yung mga related party? Okay, isa-isahin natin. Letter A, directly or indirectly through one or more intermediaries, the party is, number one, controls or is controlled by or under a common control with the entity such as parent, subsidiary, or fellow subsidiary. Okay? O pag sinabi mong ikaw ang may control, ikaw ang parent. Kapag ikaw ang controlled by, ikaw ang subsidiary. Pag sinabi mo namang under a common control, halimbawa ganito, si ito naging kliyente ko dati. Okay, si Lucio ko ang may-ari ng Pure Gold. Okay. Under kay Lucio ko, marami siyang mga corporation, si Pure Gold and then marami pa, etc. Hindi ko na ibabanggitin kasi non-public naman yung iba niyang mga corporation. Si Pure Gold lang yung alam kong public. So pwedeng i-disclose 'yon. Marami pa siyang mga corporation. Under yung mga corporation na 'yon, marami pa yung mga under na sister company or mga subsidiary. Okay, yung mga subsidiary na 'yon, sino ba ang nagmamay-ari normally? Si Lucio Co. and Family. Kasi family corporation, ano? So, under common control ang tawag dun. Okay? That is directly or indirectly through one or more intermediaries. Okay? And has an interest in the entity that gives significant influence over the entity. Okay? Kung ang iyong investment kay isang kay corporation B, halimbawa ikaw si corporation B A,
Kasi Corporation A, may investment ka kay Corporation B, pero less than 50% siya, or 50%, and then not below 20%, normally, ang tawag doon, investment in associate, diba? Well, 20% to 50%. Okay. Meron kang tinatawag na influence pagdating sa decision making. Okay. Yung investment in associate na yun, still considered as related party. Okay? Kasi, kung mapapansin mo dito sa letter A, basta ikaw ay may voice in decision making ng corporation at saka ng other corporation, okay, ikaw ay considered na related party. Alright? And then, sa third bullet, has a joint control over the entity. Okay? May joint control daw kayo. Okay? Sa isang corporation or sa isang business, considered related party. Ang palatandaan mo dito, pagdating sa decision making nung corporation na yun o nung business na yun, okay, meron kang say pagdating sa decision making. Alright? Sino-sino pa? Letter B, the party is an associate, yung sinabi na nga natin. Okay? And is defined in PAS 28. Itong investment in associate ay pag-aaralan natin sa Intermediate Accounting 1 pagkatapos ng inventories under investments. Okay, sunod-sunod naman yan. Pag-aaralan natin. Okay? At saka hindi mahirap tandaan. PAS 28, katunog, associate. 28, associate. Di ba? Yan yung palatandaan mo. Okay, letter C, a party is a joint venture in which the entity is a venturer, PAS 31. So, itong letter C, pag-aaralan nyo sa advanced accounting. Okay? So, yan ay dalawang party na nag-join ng dalawang business, so joint venture. And then, letter D, the party is a member of the key management personnel of the entity or its parent. Okay? Yun daw party ay member ng key management personnel. Bibigyan ko kayo ng example. Sa Kalayan, of course, sino ba ang mga key management personnel dyan? Of course, the Kalayan family. Si Attorney Oni Kalayan, si Attorney Lely Kalayan, si Ma'am Susie Kalayan, si Sir Borge Kalayan. So, if ikaw daw ay member nun, key management personnel, you are considered as a related party. Again, ano ang concept? Meron kang influence pagdating sa decision making. O yung tinatawag nating may say ka. Okay, meron kang pwedeng sabihin. Yun, yun. Okay, ano pa? Letter E, the party is a close member of the family or any individual referred to A to D. Ikaw daw ay close member of the family. Okay, ikaw ay asawa, ikaw ay anak, ikaw ay considered na related party. Kung nagkaroon ng transaction sa iyo ang corporation at ikaw ay anak ng presidente, okay, ikaw ay asawa ng presidente, o member of the close member of the family, you are considered as a related party and not a unrelated or yung tinatawag na third party. Okay? And then ano pa? The party is an entity that is controlled, jointly controlled, or significant influence by, may sinabi na natin kanina. And then letter G, meron tayong tinatawag na party is post-employment benefit plan for the benefit of the employees of the entity or any other entity that is related party of the entity. Mamaya, i-discuss natin ano ba yung tinatawag na post-employment benefit plan. Siya ay considered as related party. Okay? Malaki ang impact nito because it pertains to benefits of the employees. Diba? Ang number one na concern dito ay mga employees. Kaya ito ay kinonsider na related party. Alright, so mamaya malalaman natin ano yung mga related party transactions na related sa post-employment benefit plan. Okay. Next. So, na-discuss na natin yung related party. Ano naman yung mga related party transaction? Diba? Kung may related party, malamang mayroong related party transaction. Ano-ano yung mga yun? It is a transfer of resources. Pag sinabi mong transfer of resources, pwedeng binenta, pwedeng dinonate. Or services, or obligations between related parties. Obligation, ibig sabihin, pinautang mo siya or pinautang kanya. Okay, yung mga tinatawag nating advances to related party or advances from related party.
Okay, regardless of whether the price is charged. O, yun yung naka-highlight, tatandaan mo yun ha. Regardless kung i-charge ang price, as long as meron tinatawag na transfer of resources, services, or obligation, considered yung related party transaction. Okay, may mga ganito kasing pagkakataon. Katulad nito, na-encounter ko to sa actual audit, no? Yung board of directors ay nag-decide na magbenta ng isang vehicle na 5 years use na ng company. Ibinenta siya sa isang member ng board. Board of directors. Tapos, nung nakita ko sa contract, ay ibinenta at 1 peso amount. 1 peso amount? Yun ba ay bentahan? Okay, dito papasok yung tinatawag nating substance over form or substance over legal form. Ang legal form niya, it is a deed of sale, binebenta. Pero pag tiningnan mo yung loob ng transaction, as if dinodonate, 'di ba? Donation ang nangyari kasi piso eh. Okay? Ngayon, ito naman ay analysis ko. Bakit ginawa na siya ay ganon. Okay? Pinalabas na sale, yun pala ay donation. Of course, may iniiwasan na donor's tax. Kaya pinalabas siya na deed of sale. Ay, kung 1 peso amount, kung yun naman ay VAT, 12% ng 1 peso. O, diba? Pero kung siya kasi ay donation, deed of donation, hindi naman titingnan yung 1 peso value eh. Ang titingnan dun ay kung magkano yung value nung i-donate. So, i-assess yun. Alright? So, may mga ganun pagkakataon na kailangan malaman ng mga users ng financial statements na nagkaroon pala ng mga ganung transaction. Bentahan yung pala, donation. Okay? Eh, regardless of whether the price is charged, eh, actually, wala nga price yun eh. Piso, nilagyan lang ng value. Okay? So, yun ha. As long as may transfer of resources, services, or may obligation, regardless of the prices charged, related party transaction. Okay. So, kanina may tinawag tayong mga close member of the family of an individual. Okay? So, sino ba yung mga close member of the family? Say natin, are those family members who may be expected to influence or be influenced by the individual in their dealings with the entity. Okay, ano sabi? Ikaw daw ay pwedeng impluwensyahan or ikaw ang pwedeng maka-impluwensya, okay, sa dealing na ginagawa mo dun sa corporation. Okay? Halimbawa, ako ay member ng board. Tapos, naghahanap tayo ng pwedeng bilhan ng raw materials. Okay. Ngayon, meron akong kamag-anak. Okay. Or sabihin nila natin, meron akong anak na nagbebenta ng raw materials na kailangan natin sa ating corporation. Kesa bibili tayo sa ibang supplier na mas mahal, dito na lang tayo sa anak ko kasi mas makaka-discount. Okay? So, nakipag-deal tayo. Oh. Pwede ko bang ma-impluwensya? Pwede bang ma-impluwensya yun? Yes, pwede pababain ng presyo. Diba? So, kung merong influence or influence by dealing mo sa corporation at ikaw ay, ako ay member ng board na nagde-decide kung saan tayo kukuha ng raw materials, o ay di ikaw ay related party. Kasi pwede mo kaming bigyan ng credit terms na mas mahaba kaysa dun sa normal na ibinibigay mong credit terms sa mga normal customer mo. Diba? At saka pwedeng mas malaki ang discount sa atin, since anak naman kita, mas malaki ang discount ibibigay mo sa corporation kung saan ako nagtatrabaho, na hindi mo naman ibinibigay dun sa mga normal na customer mo. Yun yun. So, sino-sino? Number one, individual domestic partner and children. Diba? Children of the individual's domestic partner. Ano ibig sabihin nun? Kung meron akong kapartner, meron akong asawa, at meron siyang anak na
na hindi naman amin biological, tawag individual's domestic partner. O kaya kung natural born na anak namin, biological, o di, kasama pa rin. And then dependence of the individual or individual's domestic partner. Dependence daw ng individual. O yung mga, halimbawa, meron akong mga anak, mga pamangkin na nakadepende sa akin, considered yun as a close member. As long as may transaction na ginagawa yun dun sa corporation. Pwede kasing halimbawa ganito. Dun sa corporation, isa ako sa member ng board. Tapos meron akong kamag-anak na janitor doon. Yung janitor ba ay may significant influence sa corporation? Wala. Okay? May influensyahan din ba ng corporation yung janitor? Sa anong kadahilanan? Wala din. So, hindi siya considered. Okay? Kahit siya ay kapamilya ko. Okay? Pero kung meron kang transaction sa corporation at ikaw ay influenced or can be influenced by, considered close member of the family, considered related party. Okay? So, clear yun, ha? Ano pa? Compensation. Ano ba pag sinabing compensation? Okay. It includes all employee benefits as defined in the PAS 19R. R means revised. Okay, kasi ni-revise yan before. Including employee benefits to which PFRS 2, share-based payments applies. Employee benefits are all forms of consideration paid in exchange of services rendered to the entity. It also includes such consideration paid on behalf of the parent of the entity in respect to the entity, which includes, okay, meron tayong tinatawag na short-term employee benefits. Ano-ano yung mga yan? Yung mga benefits na natatanggap ng empleyado for 1 year or less. Bawa pabigas, padamit, cash incentives. Pag sinabi mo namang post-employee benefits, yung kapag siya ay tapos na, yun yung mga retirement pay. Diba? Other long-term employee benefits, kung mga healthcare, etc. Termination benefits, pag na-alis or nawala ka na. And then, share-based payment. By the way, share-based payment ay pag-aaralan natin sa Intermediate Accounting 2. Basically, pag sinabi mong share-based payment, okay, ganito kasi yung ginagawa ng ibang corporation. Sa sobrang pagmamahal nila sa mga empleyado, diba? Sino ba ang nagpapayaman sa isang korporasyon? Diba, mga empleyado? Kung gagalingan nila, ay di magiging boom ang iyong corporation. So, dahil may mga corporation na talagang mahal na mahal nila ang kanilang mga empleyado, ang ginagawa nila, ino-offeran nila ng shares of stock yung mga empleyado na yon para sila ay, alam mo yon yung pag, kasi bumili yung empleyado ng shares sa corporation, so kabahagi na siya. At kung kabahagi na siya, ay para ka na rin may-ari. At kung ikaw ay isa sa mga parang may-ari ng corporation, ay iingatan mo siyang para sa'yo. Yun yung concept nun. Okay? So, yun yung tinatawag na share-based payment. Instead of babayaran ka halimbawa ng incentives, di ba? Or kung anumang benefits, ang ibibigay sa'yo, shares ng corporation, magkakaroon ka ng stocks. Ibig sabihin, kahit wala ka na dun sa corporation, parang may-ari ka na rin dahil ikaw ay may ownership ng shares of stock. Of course, bibigyan ka naman ng choice kung gusto mong tanggapin yung ganong offer or hindi. Kung gusto mong i-cash, ay di ba lang i-cash. Pero kung gusto mong maging part ng company as shareholder, pwede rin naman. Maraming gumagawa, malalaking corporation gumagawa na. So, ito yung mga related sa compensation. Everyone is affected. Okay? Even the bosses have benefits. Okay, kapag may transaction ka daw dyan sa mga na related sa employee benefits, short-term, post-employment, etc., etc., it is considered related party. Okay? Ay kasi pinag-uusapan natin dyan, pera yan. Na ibibigay. Incentives, pera pa rin yan, di ba? Share-based payment, convertible yan into cash. Okay? So, kaya considered just related party. Control, hindi ko na i-define. Yan yung napag-usapan natin last time. Kapag control, ibig sabihin, pag nagsalita ka, kung ikaw ang parent at nagsalita ka kay subsidiary, mas malaki ang ownership mo, ikaw mas susunod. Okay?
Joint control naman, it is the contractually agreed sharing of control. So basically, two or more corporation ang nagde-decide, nagko-control sa isang corporation din or sa isang company. Okay? Sino yung mga key management personnel? Nasabi na natin kanina, di ba? Are those persons having authority and responsibility for, pansinin mo, planning, directing, control. Di ba ito yung management definition? Di ba yung tinatawag nating post-decon, planning, directing, controlling of the activities of the entity directly or indirectly, including any director, whether executive or otherwise. Okay? So basically, pag sinabi mo key management personnel, sipin mo na lang sa SEFI yung Kalayan family. Okay? Or technically, sila yung may mga malalaking ownership dun sa corporation. May mga malalaking shares of stock. Ay, sila naman talaga yung magko-control, di ba? Ano pa? Significant influence, nabanggit na natin kanina. Okay? Hindi siya control, pero meron kang significant influence. Hindi lang basta influence, ha? Significant. Ibig sabihin, pakikinggan ka talaga. Alright. Ano pa? What to remember? NB. Anong ibig sabihin ng NB? Nota bene. Ibig sabihin, very important. In considering each possible RP relationship, attention is directed to substance of the relationship and not merely the legal form. Okay? So, dito pala mag-a-apply yung tinatawag nating substance over form or substance over legal form. Ibig sabihin nun, kahit na dun sa pinag-usapan, ay parang hindi ka related party. Pero yung nangyayari naman transaction sa'yo ay kakaiba. Example ko nga kanina, di ba? Parang normal na customer ang dating sa legal form kasi mayroon tinatawag na deed of sale o yung bentahan. Pero, binigyan ka ng mas mababang price, tapos yung credit term, ang haba, ang tagal, na hindi naman pwedeng ibigay sa mga normal na customer lang. Pag ganun, nakita mo yung transaction na ganun na pinahaba ang credit term, okay lang kahit magbayad ka, okay lang na pag hindi ka nagbayad within the credit period, walang penalty. Samantalang sa ibang customer naman, may penalty. Sa kanya, wala. Diba? Pero pinapalabas mo dun sa form na ikaw ay customer lang. Ay alin ang masusunod? Yung substance. Okay? Kaya titingnan mong mabuti sa problem solving. Ano ang mga kakaibang transaction na ginawa dun sa customer na yun? Na hindi ginagawa sa ibang customer. Baka pala siya ay considered as related party. Okay ha, yun ang babantayan mo ha, kung ano yung naging related party transaction. At hindi basta sinabi, halimbawa sinabi lang, yung customer daw, binentahan ng ganitong credit period, hindi yan kasama sa related party kasi normal customer. Hindi yan ganun. Okay, tingnan mo kung ano ang naging transaction. Yun ang pinakang importante. Okay? Ano pa? Okay. In the context of PAS 24, the following are not necessarily related party. So, baka mamaya kasi akalain mo related party, hindi naman pala. So, sino-sino ba yung mga hindi related party? Number one, two entities simply because they have a director or a member of the key management personnel in common, notwithstanding with DNF in the definition of the related party. Ano daw ibig sabihin? Dalawang kumpanya, dalawang corporation na kay Corporation A ay director ako. Halimbawa ako si Mr. Formara. Director ako kay Corporation A at the same time, director din ako kay Corporation B. Pero wala naman transaction nangyayari between the two corporation. Basta ako lang ay meron kayong common na director. Hindi yung related party. Wala naman naging transaction . Ang titingnan mo kasi dyan, nagkaroon ba ng transaction? Kung nagkaroon ng transaction, kakaiba ba yung transaction as compared sa ibinibigay sa unrelated party? At saka titingnan mo, may significant influence ba si Corporation A kay Corporation B? Wala. Not related party. Okay? Ano pa? Two venturers simply because they share joint control over a joint venture. Okay? Again, titingnan mo
kung ano ang nagiging role, kung meron bang influence, significant influence ba or may control ba talaga? Okay? Kasi two venturer, okay, simply because they share joint control over a joint venture will not necessarily render it as related party. Sabi ko nga, importante pa rin yung influence or or you influence or influence by. Okay? So, yun pa rin ang importante. Ano pa? Ito pa, providers of finance. Halimbawa, si banko, pinapautang ka para sa iyong pagpapalaki ng kapital. Aba, related party na ba yun? Hindi. Okay? Normal transaction yun eh. Ng business na nangungutang sa mga banko or other financial institution. Ano pa? Trade unions. Ano ba yung mga trade unions? Halimbawa, yung mga empleyado nagtayo ng union. Pag ang mga empleyado kasi ay nagtatayo ng union, yan yung mga nagbabargain kapag may mga benefits, salary, alam mo, yung mga salary increase, sila yun. So, hindi ibig sabihin na sila ay related party just because naandun sila sa loob ng kumpanya. Okay? So, hindi related party ang trade unions. Public utilities, katulad halimbawa ng Meralco, Maynilad, yung mga ganyan, Prime Water, na nagsusupply sa'yo ng services, kuryente, tubig. Ay, hindi. At yun yung normal transaction, hindi yun related party. Okay? Ano pa? Government departments or agencies simply by virtue of normal dealings with the entity even though they make the effect of freedom of action and participate in the decision-making process. Mawaragi pagtransaka kay BIR, kay SEC, Securities and Exchange Commission, kay DTI. Considered ba na related party na yun? Dahil, halimbawa, sinabi ng BIR na, hoy, magbayad ka ng tax, etc., etc. So, basically, nai-implementsyahan ka niya. Yes, totoo naman yun. Pero, yun ay normal dealings ng business. Talaga namang magbabayad ka ng tax. Anong kakaiba dun? Pag sinabi mo kasi sa related party transaction, di ba? Sometimes may mga kakaibang transaction at saka may mga influence na ginagawa. Eh, itong si BIR, normal naman talaga na sasabihan ka magbayad ng tax. Yung ibang corporation, sasabihan din naman niya. So, hindi siya considered as related party. Ano-ano pa? A customer, supplier, o franchisor, or distributor, or mga ahente, with whom an entity transact a significant volume of business merely by virtue of resulting economic dependence. Ano example nun? Halimbawa, meron ako naging kliyente dati na manufacturer siya ng gamot. Okay. Alam mo ba itong manufacturer ng gamot na to? Isa lang ang supplier niya ng raw materials. Wala na siyang ibang kinukuhaan. Ibig sabihin, dependent na siya dun sa supplier na yun. Pag nawala yung supplier na yun, wala na siyang makukuhaan. Pwedeng bumagsak yung kumpanya. Meron tinatawag na economic dependence. Diba? Tapos, meron din siyang customer. Okay. Parang dadalawa lang yung customer niya. Kasi siya ay manufacturer. So, distributor yung mga customer niya na nagbebenta ng mga retail or nagdi-distribute sa mga maliliit na pharmacies. Okay. Kapag nawala yung dalawang customer niya na yun, kasi dalawa lang, malaking distributor, nakadepende yung ano niya, survival niya dun. So, pwedeng mawala yung corporation. Pero hindi ibig sabihin na, di ba, na customer mo siya, economically dependent ka dun, considered niya siya as related party. Again, tingnan mo ulit yung mga criteria kung kailan dapat siya maging related party. At kung mapapansin mo, ang dami-dami nung ibinibigay na listahan ng mga hindi related party. Mga hindi daw ha. So, kung ako sa'yo, ang alamin ko na lang, alin yung mga related party. Tapos, pag hindi nag-fit sa definition ng related party, with, hindi kasali. Okay? So, ano-ano ang mga importanteng kailangan mong i-disclose sa notes to the financial statements? Okay. Bullet 1. Relationship daw ng parent and subsidiary. Irrespective of whether there had been transaction between the party. Okay. May ikaw ang parent, may mga subsidiary ka, or may subsidiaries ka.
Okay, kahit wala kayong naging transaction, kailangan mo pa rin i-disclose yun sa notes to the financial statements. Okay? Sa, lalo na sa consolidated financial statements. Kasi, ano yun eh? By definition, basta ikaw ay parent and subsidiary, automatic related party ka. Kahit wala kayong transaction, kailangan mong sabihin sino-sino sila. Kailangan yung malaman ng mga gumagamit ng financial statements. Ano pa? An entity shall disclose the name of the entity's parent. If different, the ultimate controlling party. Required kang sabihin, sino yung ating mga related party na yan? Diba? Yung parent, sino yung parent natin? O kung tayo yung parent, sino yung mga subsidiary natin? Kailangan pong i-disclose, hindi pwedeng hindi. O bullet 3, if neither of the entity's parent nor the ultimate controlling party produces financial statements available for public use, the name of the next most senior parent that does shall also be disclosed. Okay? So, the next most senior parent. Kasi minsan, ano yun eh, ladder race eh. May ultimate parent, and then may kasunod na parent, and then yung parent, may parent na naman, and then may subsidiary na naman. Mga ganun. Okay? So, kailangan mo yung i-report. Kung hindi mo ma-determine ang ultimate parent, at least kung sino yung kasunod na mas mataas ang position, senior parent, yun ang kailangan mong i-disclose. Okay. Tanda ko dati, okay, pinapadisclose sa amin ng BIR sa financial statements kung sino-sino yung mga related party, ano ang mga naging transaction mo sa kanya kung meron man, at saka kung may balanse pa ba. Limbawa, kung utang yan, may balanse pa ba. Ang ginagawa namin nung una, naka-paragraph form. Example, ganito. Corporation A is a subsidiary of our company and we have an advances to them amounting to 100 million this year. As of December 31, 2020, the remaining balance is still 50 million, 50% of the loaned amount. Ganun nung una. Okay? Eh ngayon, alam mo, isa sa mga tinitingnan ng BIR yung related party transaction. Bakit? Meron kasi tayong tinatawag na mga documentary stamp tax. Sir, wala pa po kaming tax, hindi pa po namin naiintindihan yun. Sige, ipapaliwanag ko para mas maintindihan mo. Any transaction kasi na gumamit ka ng legal form, halimbawa ay, di ba, pag nangupa, meron tinatawag na contract. Contract of lease, di ba? Kapag naman ikay ng utang, meron kang tinatawag na contract of loan. Alam mo ba na for every kontrata or for every papel na yon, meron kang tinatawag na or meron kang babayaran na tinatawag na documentary stamp tax. Kasi yun ay i-stampan, stamp, tatatakan. Meron yun, particular na amount. Okay? Isa sa mga classic example ng documentary stamp tax ay ganito. For every 200 pesos na transaction, ay piso ang tax. O for every 200 pesos ha. So kung siya ay 200 million, 'di ba? Ang worth ng transaction, so 200 million divided by 200 pesos. Okay, kung magkano man yung amount times 1 peso. Ganun kalaki yung documentary stamp tax na babayaran mo. Ngayon, gustong makaiwas ng corporation sa documentary stamp tax. Kasi laki-laki din naman, 'di ba? Imagine mo kung 200 million transaction divided by 200 pesos times 1 peso, magkano din yun? Di million din yun. Ano ba? Gusto makaiwas ng mga corporations sa ganun, ay di hindi nila i-disclose. O kaya kung dinidisclose nila, naka-paragraph form para hindi masyadong makita agad. Alam mo, sa ginawa ng BIR, i-table nyo, i-tabular format nyo. Paanong tabular format? Gumawa ka ng table, lagyan mo ng column. Sa unang column, ilagay mo ang name ng mga related party. O di makikita mo kung sino-sino sila. Ikalawa, ano ang relationship mo sa kanila? Yan ba i-parent? Yan ba i-subsidiary? Yan ba i-member ng close family? Nakalagay doon. Sa kasunod na column, magkano ang naging transaction mo sa kanya ngayong taon? O, diba? At saka sa huling column, magkano na lang ang balance kung meron pa? Ganito lang ang gagawin ng BIR. Nakita yung transaction mo. Nabawa, 200 million. I-divide nila sa 200 pesos times 1 peso. Makikita mo kung magkano yung tax na babayaran, documentary stamp tax. Pagtingin nila sa income statement,
at wala silang nakita doon na documentary stamp tax na binayaran under taxes and licenses, patay ka. Under declaration or underpaying ka ng tax. So, mape-penalty ka, pwede, may interest pa yun. Okay? Imagine mo, di ba, ang hinigpitan. Kaya tinitingnan talaga ng BIR. Yung financial statement at pinatabular form parang huling-huli talaga. Okay? Yan ay based on, ano yan ha, experience ko yan nung nag-handle ako ng client. Another example ng experience ko ay ito, itong nasa slide na to. An entity shall disclose the key management personnel compensation in total and for each of the following categories. Ano ang mga benefits na natatanggap nila? Again, may, halimbawa ikaw ang presidente ng corporation o ikaw ang CEO, ikaw ang CFO, gusto mo ba i-disclose dun sa financial statements kung magkano lahat ng tinatanggap mo? Eh di makikita yun ng users of the financial statements. Di ba? O so, ay, ang tinatanggap palang benefits ni ano, eh ganito kalaki. Di ba? So, ayaw mo. Pero, wala kang magagawa dahil ni-require ng PIS 24 na kailangan mo daw i-disclose lahat ng tinatanggap ng key management personnel. So, for example, gumagawa ng financial statements ang kalayan, kailangan ipakita dun sa financial statements magkano ang sinasoldo ni Atty. Oni, kalayan, ni Atty. Lely, magkano ang kanilang natatanggap. Required yun ng standard. Okay. At, sabi ko nga sa inyo, andyan na naman si BIR. Meron tayong tinatawag na fringe benefit tax. Okay? Basically, itong fringe benefit tax ay itinatax dun sa mga benefits na natatanggap mo beyond dun sa normal na de minimis benefit. O, hindi mo pa maiintindihan, pero meron kasing limit lang yung benefit na dapat mong tanggapin. Pero kung ikaw ay nakakatanggap halimbawa ng pabahay, pakotse, travel everywhere, etc., benefits yun, fringe benefit yun. Normally, yun ay tinatanggap ng mga big boss. Okay? Subject to fringe benefit tax. Kaya, kailangan mo rin talagang i-disclose aside sa iyong salary, ano-ano pa ang mga natatanggap mong benefits. Dahil, pag nakita na BIR yan, ganito lang gagawin dyan. Titingnan kung magkano yung benefits mo. I-multiply lang sa rate. Kung ano mga specific rate ng fringe benefit. Tapos, titingnan lang nila dun sa income statement under taxes and licenses expense kung nagbayad ka ba talaga ng ganong fringe benefit. Pag wala, ibig sabihin nun, boom, huli ka. Hindi ka nagbabayad ng fringe benefit. Under declaration ka na naman, yari ka kay BIR. Okay? So, imagine, no? Hindi lang pala users ng financial statements, pati pala si BIR. At ang kagandahan nito, itong tinuturo ko kasi na-encounter ko talaga. Meron akong isang kliyente na ayaw niya talagang ipa-disclose. Ayaw talaga ng management ipa-disclose. Okay, ngayon, hindi kami pumapayag kasi nare-require ng standard. So, nag-disclose sila ng certain amount, hindi naman pinakita sa amin anong proof nung ganong amount at saka hindi rin naman kapanipaniwala at masyadong maliit. So, dinisclose pa rin namin sa financial statements. Ang mananagot naman kasi dyan, pag yan ay nahuli ng BIR, ay di yung management, yung corporation mismo. Kasi di ba, sabi nga natin nung una, sino ba ang may responsibility na gumawa ng financial statements? Si management. O, ay di, nag-disclose ka, maliit na amount, kulang, o ay di ikaw ang yari. Di ba? So, sa part naming mga auditor, ay di, at least dinisclose namin. At saka sasabihin namin sa findings na hindi namin nakita yung proof na yun talaga yung tinatanggap nila. Alright? So, ano pa? If there had been a transaction between related party, an entity shall disclose the nature. Okay, ano ba yung transaction mo? Nag-render ka ba ng service? Pinautang mo ba siya? Pinautang ka ba niya? Ano ba yun? Okay, and the transaction and outstanding balances and tsaka yung potential effect na sa financial statement. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, naka-tabular form. Sino ang mga related party? Ano ang relationship mo sa kanya? Ano ang mga naging transaction nyo? Anong amount? At saka magkano ang final balances kung meron? Alright? Ano pa?
At the minimum, ito daw yung mga kailangan mong i-disclose. So, class, since this topic ay wala namang problem solving, although pwedeng magbigay ng problem solving dito, pero in paragraph form, walang figures na gagamitin. Situational. So, kailangan dapat alam mo talaga alin yung mga related party at alin yung mga related party transaction at alin yung mga disclosure na nire-require kang i-disclose ng PAS 24. At ito na yun. At the minimum, at least ito yung mga kailangan makita. Letter A, magkano yung amount ng transaction? Letter B, amount of balances. Yun yung sinabi ko sa inyo, naka-tabular form. Diba? Sa letter A, terms and conditions. So, ano ba yung term na ibinigay sa'yo? At saka ano-ano mga condition? May penalty ba? Wala. E-extend ba nila yung period? Okay? Sinabi dito, including whether they are secured. Pag sinabi mong secured, meron bang yung halimbawa ng utang? Meron bang isinanla sa'yo? O kung wala, sasabihin mo pa rin. Tsaka, anong nature ng consideration to be provided in the settlement? Ano yung way ng pagbabayad? Ang pagbabayad ba ay cash? O ang pagbabayad ba ay babayaran ka ba ng service? O ang pagbabayad ba ay pagbabayad ng panibagong utang? O ang pagbabayad ba ay babayaran ka na lang ng shares ng company? Yun. And then letter B, details of any guarantees given or received. Kung may mga ginarantiyahan ba, mga ganun, may magbabayad bang ibang party? Okay. Letter C, provision for doubtful debts related to amount of outstanding balances. Halimbawa, may utang pa sa related party or ikaw may utang ka sa kanya. May posibilidad bang makakabayad ka pa? Kasi minsan pag mga related party ganyan, parang ano eh, wala nang bayaran eh, lista sa tubig, tawag ng mga matatanda, lista sa tubig. So, babayaran pa ba? Oh, kung hindi na, mag-provide ng doubtful accounts. Diba? Ano pa? Related na expense recognized in doubtful accounts. So, yung magkano man yung bad debts expense. Diba? Ano pa? The disclosure required shall be made separately for each of the following categories. So, ito yung mga yon: parent, subsidiary, associate, key management personnel. So, ibig sabihin, halimbawa kay parent, kailangan mong, yun na nga, sabi ko nga sa inyo dati, pinadali sa part namin na paggagawa kasi hindi namin ginagawa siya ng paragraph form, naka-tabular. Pero, yun nga, ang purpose nga ay makita talaga ng BIR kung ano-ano yung mga naging transaction. So, kung naka-tabular form, madaling makita. Diba? Kung si parent, ano ang naging transaction ko kay parent? Diba? Sino si parent? Tapos, magkano? Yung mga ganun. So, imagine mo na lang lahat niyan nakalista sa isang table. Alright? Examples daw ng mga transaction na pwedeng i-disclose. Ayan, bumili at saka nagbenta. Bumili ng property. Nag-render ng service. Nagpaupa. Transfer or research and development, di ba, R&D. Nag-transfer under license agreement. Finance agreement, nagpautangan. Di ba, including loan and equity contribution in cash or in kind. Ano pa, may mga collateral. Ano mo, isinala ay lupa. Inautang mo si related party, sinala niya lupa. Or ikaw ang nangutang kay related party, isinala mo lupa. Kailangan mo i-disclose yun. Settlement of liabilities on behalf of the entity or on behalf of another entity. O, paano ba ang settlement na pagbabayad? Halimbawa ay naka-finance ba yan sa banko? So, kay banko ka nalang magbabayad? Mga ganun. Okay? Ikaikwento mo kung ano yung mga transaction. Items in similar nature may be disclosed in aggregate except when the separate disclosure is necessary. So, kung halimbawa kay parent, marami kang transaction, pero yung transaction mo sa kanya, puro sales lang naman, pagsamasamahin mo na, magkano yung naging total sales mo sa kanya within the year. Not necessarily kailangan mong isa-isahin yung naging transaction mo monthly or daily, hindi naman ganun. Pwedeng in-aggregate na, except nga, very material yung effect na kailangan i-disclose mo separately para maintindihan ng mga users ng financial statement. Sabi dito, except when the separate disclosure is necessary for an understanding of the effects of the related party transaction in the FS. And, ayun, meron ba kayong question, comment? So, I think malinaw naman yung mga naging discussion ko. So, yun lang ha, tatandaan mo. And then, nasend ko naman na itong PowerPoint na to for your reference.
ang maganda lang dito, na-explain ko na siya via screen recording. Okay, so nakaisa na tayo, related party transaction. Nauna na to ha, so isusunod ko yung events after the reporting period. Alright, thank you.